ating bagong taon. Kompleto pa po yung ating mga daliri. Okay, so sinisiguro ko lang, no, para pagtaas po natin ng kamay ay 10 mga daliri. Bawas na yung isa. Okay, hindi naman ganun, ano. So kompleto pa rin yung ating mga daliri. And allow me, mga kapatid, to declare a blessed 2017 for all of us. Amen ba yon? I also declare shalom for every one of us this 2017. Naintindihan po natin yung word na shalom. It means prosperity, peace, blessing, healing, health, protection, safety, preservation. So, pag sinabi natin shalom, ito, isa po itong Hebrew word na kung saan ay napakalawak nung kanyang meaning. So, when you declare shalom, shalom, diba kasi yun yung batian ng mga Hudyo, shalom, shalom, it means peace, it means prosperity, it means blessing, it means healing, it means health, it means preservation, it means safety, it means deliverance. Amen? So, it's good na from time to time, i-declare po natin, shalom, shalom. Or pagising mo sa umaga o bago ka umalis sa bahay mo, sabi mo, I declare shalom upon my life, upon my family, upon everyone today in Jesus' name. Amen? Okay, so let's start the year right. Nagsisimula pa lang po ang taon, kaya pinag-uusapan natin yung prayer. We always talk about prayer. Tama? Lagi nating binabanggit yung salitang panalangin. Sinasabi natin na pinagpipray kita. Sinasabi natin, prayer lang ang katapat niyan. Di ba? Lagi nating nababanggit eh. Minsan parang nagiging ano na lang siya eh, religious cliche na tinatawag. Parang lagi na lang natin siyang kinokote sa church. So we always talk about prayer, but very seldom, parang hindi naman natin naiintindihan yung power at saka yung privilege that is attached to prayer. Amen po ba yun? So this morning, mga kapatid, ang aking pong objective ay maintindihan natin ang kapangyarihan ng panalangin at makita natin na ito ay isang pribilehyo, no? Isang malaking pribilehyo para sa bawat Kristiyano. So yung pag-uusapan natin today is the privilege of prayer. Okay? So pag sinabi nating privilege, what is our understanding of that word? Pag sinabi mong privilege, di ba, meron mga privilege card. Okay? Kapag, tawag dito, kapag ikaw ay nag-member sa isang organization, o kaya kumuha ka ng unit doon sa isang high-end na subdivision o sa isang condo, merong mga privilege that is attached to it. Like last year, nung magpunta kami doon sa may, anong tawag dito, Plaza Laia, sa may Batangas, no, na merong infinity pool, ang pwede lamang makapasok doon ay yung mga merong mga unit doon sa lugar or doon sa areang 'yon. O kaya pwede kang makapasok doon kapag merong kang connection doon sa isang member, no, doon sa subdivision na 'yon. So 'yun po yung ibig sabihin ng word na privilege. Okay? How many of us understand na ang prayer, it's a privilege? Kasi sa marami, parang ang prayer, hindi naman siya privilege. For so many Christians, mga kapatid, ang prayer is a boring activity kasi wala ka namang ginagawa eh. Tama? You just parang kang nakikipag-usap sa hangin. Okay? Parang kang nag-aantay sa wala. For so many Christians, mga kapatid, ang prayer, hindi siya nagiging privilege, para siyang nagiging penalty. Alam mo yon? Kasi boring siya, parang nagiging, nag-i-struggle ka dun sa iyong prayer life. Hopefully, after this message, mga kapatid, gaganahan tayo na manalangin. Unless kasi we understand na yung prayer is a privilege
parang wala lang. Parang magiging spiritual activity lang siya na hindi mo na enjoy, hindi mo nakikita yung privilege. Father, in Jesus' name, Lord, we lift up to you today's message. And Lord, we ask you, Lord God, to empower this message. Empower me, Lord God, as I deliver, Lord God, this topic. Empower everyone, Lord God. Give us insights, give us enthusiasm, give us the passion, Lord God, na talaga naman pong makita po namin yung benefit at yung power ng prayer sa aming mga buhay. Maraming salamat po. Ito ang aking samo at panalangin sa oras na ito sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So ano po yung advantage, mga kapatid, ng na makukuha natin dun sa prayer? But let me ask you this question. Sino sa inyo nagpipray pa? Okay. So, kasi naiintindihan naman natin ano, na as Christians, we should pray. Pero dapat hindi dun sa concept na ito ay isang religious activity. No, dapat nga yung prayer, ito na yung nagiging breath. At hindi naman kinakailangan na yung prayer ay, alam mo yung kinakailangan pumunta ka sa simbahan. Everywhere you can pray. Okay? Kahit saan ka man naroon, pwede kang manalangin at pwede kang makipag-usap sa ating Panginoon. So, tingnan po natin yung apat na privilehiyo na makukuha natin o yung pag sinabi natin privilege, somehow it's for our advantage, it's for our benefit. Okay? So, apat na makukuha natin na privilege or advantage as we pray. Ready na kayo? Okay. So, number one is yung prayer, it allows us access to God. Prayer, sabi niya, allows access to God. Sino po sa inyo ang merong mga anak na kung saan meron kayong access? Medyo bibigyan ko ng diin yung word na access. Sino sa inyo yung merong mga anak na binigyan kayo ng access dun sa kanilang Facebook account? Meron ba? O yung asawa mo, meron siyang Facebook account pero wala kang access. Hindi mo alam ang password. Napakadelikado noon. Okay? Yung cellphone ng misis mo o kaya mister mo, merong password pero wala kang access. Okay? Naintindihan natin? So sabi niya, ano daw ulit? Yung prayer, it allows us access to God. Yung word na access, mga kapatid, ang ibig sabihin is permission to enter. Okay? Meron akong Facebook account, pero yung aking anong tawag dito? Password, alam ni Agnes. Okay? So, meron siyang ano, access dun sa aking Facebook account. Okay? Meron siyang permission to open. Parang i-enter, mag-enter dun sa aking account. Okay? So, ngayon, ang sinasabi dito, mga kapatid, yung sa pamagitan daw ng panalangin, nagkakaroon tayo ng access sa God. Hindi mo kailangan ng, anong tawag doon? Hindi mo kailangan ng appointment. Okay? Kapag ikaw ay pupunta sa isang manager, sa isang importanteng tao, kailangan dumaan ka muna sa kanyang secretary at ikaw ay kukuha ng appointment para ikaw ay magkaroon ng access sa God, mga kapatid, sa God, hindi mo kailangan ng appointment. Hindi mo kinakailangan makipag-usap dun sa kanyang secretary para ikaw ay magkaroon ng access sa kanya. Minsan hindi po natin ma-appreciate to na sinasabi niya yung prayer, it allows us access to God. Kasi pag sinabi natin prayer allows access to God, binibigyan ka ng pahintulot na pumasok doon sa dakong kabanal-banalan ng trono ng
Dios. Amen. Binibigyan ka ng kapahintulutan na pumasok dun sa dakong kabanal-banalan ng trono ng Diyos. Sa lumang tipan, mga kapatid, kung kayo po ay nagbasa ng lumang tipan before the New Testament, yung mga tao dun sa lumang tipan, they have not given that privilege of access directly to God. Kaya sa Old Testament, meron sila nung tinatawag na high priest, yung pinakapunong sacerdote. Alam ba ninyo kung ano yung responsibility ng punong sacerdote, yung high priest? Hindi natin alam kung ano yung ginagawa ng high priest. Yung high priest, mga kapatid, siya yung pumapasok dun sa Holy of Holies, kasi di ba meron silang tabernacle? Okay? Yung Holy of Holies, mga kapatid, it's a symbol of the throne room of God. Sa Holy of Holies, mga kapatid, nandun yung Ark of the Covenant. Na kung saan yung Ark of the Covenant, yun yung tinatawag na manifest presence of God or the Shekinah glory of God. Okay, ito yung picture. So, meron dun sa tabernacle yung Holy of Holies. Nandun yung presence of God. Kasi merong tatlong layer yun eh. Di ba? Outer court, holy place, and then the Holy of Holies. Sino lang yung pwedeng makapasok dun sa Holy of Holies? Sino? High priest. Okay? At bakit papasok yung high priest o yung pinakapunong sacerdote dun sa Holy of Holies? Sabi sa Hebrews 9:37, yung daw high priest pumapasok dun sa Holy of Holies once a year lang. Yung tinatawag nila na Yom Kippur or the Day of Atonement. So, papasok doon ng high priest once a year, mga kapatid, to offer sacrifices para doon sa kanyang sin at saka sa sin ng Israel. At hindi basta-basta makakapasok doon ang high priest without the proper garments. Kasi, wearing improper garment would mean what? Death. He will be struck. Parang kapag pumasok siya doon nang hindi tama, di ba, yung kanyang garments at hindi tama yung kanyang puso, hindi siya nakapag-atone para doon sa kanyang kasalanan, he will be stricken to death by the presence of God. Kaya yung high priest, aside doon sa garment, mga kapatid, meron siyang nakatali dito na bell. Okay? Bell. Alam niyo yung bell. Kalembang. Ice cream. Okay? At dun sa kanyang isang paa, merong lubid. Okay? Yung lubid na yon, pagpasok niya dun sa Holy of Holies, merong isang sacerdote rito na hawak-hawak yung inaalagwa yung lubid. Papasok dun sa Holy. Ano yung purpose ng bell? Ano yung purpose ng rope? Para kapag hindi na tumutunog yung bell, ibig sabihin, he was stricken to death by the Shekinah glory of God. Kasi hindi tama yung kanyang garments at hindi tama, hindi siya nakapag-atone para dun sa kanyang sariling kasalanan. Pag hindi na nag kling, 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 yung bell, ibig sabihin, patay na yung high priest. Ang gagawin nung nandito sa labas, na may hawak ng tali, hihilain. Kasi, hindi siya pwedeng pumasok doon sa Holy of Holies. Wala siyang access to enter the immediate presence of God. Kapag naintindihan natin yun, mga kapatid, ma-appreciate natin ang prayer kasi prayer allows us access to God. Imagine sa kanila, sa lumang tipan, once a year lang, ia-atone yung kanilang sin. Pag nag-fail pa yung high priest, yung atonement ng kanilang sin for that year sa susunod na taon na yun. Pero ngayon, sabi ng Bible, we have a better covenant because our high priest
entered the Holy of Holies once and for all. Minsan lamang at yun ay para sa lahat. At yung high priest natin na yon na pumasok dun sa Holy of Holies para mag-atone, para magtakip, para maglinis dun sa ating mga kasalanan, ang high priest na yon walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. That's why, sabi ng Bible, He became the mediator of the new covenant. Siya yung ating mediator. Imagine if you are living in the Old Testament, wala kang access sa Diyos. Pero ngayon, sabi natin, ang panalangin, ang Diyos ay singlapit lamang ng dasal. Pero maraming Kristiyano, hindi natin na-appreciate yung kahulugan ng dasal. Amen? Naintindihan po natin? So yun po ang ibig sabihin nito. Isang napakalaking pribilehiyo na hindi mo kailangan ng high priest. Okay? Kundi ikaw mismo as a believer, as a son of God, as a child of the King, bilang isang mananampalataya, binigyan ka ng permission to enter the Holy of Holies. What a great privilege. Kaya nga sabi ng Hebrews, we can now enter His throne of grace with boldness. Nang may assurance, nang may katiyakan, kasi binigyan tayo ng access. At kapag lumapit ka sa Diyos sa pamagitan ng panalangin, sabi ko nga sa inyo, you are entering the Holy of Holies. Alam mo kung sino yung parang padrino mo. Alam mo kung sino yung padrino mo sa pagpasok doon. Of course, it's Jesus and the blood of Jesus. That's why mga kapatid, when you enter the throne room of God, sasabihin mo lang, Father, in the name of Jesus, alam mo kung ano nakikita sa iyo ng Father? Yung blood ni Jesus. Nangangahulugan na dahil dun sa dugo ni Kristo, ikaw ay merong karapatan na lumapit sa Kanya at makipagniig sa Kanya sa pamagitan ng panalangin. Amen ba yon, mga kapatid? Gets po natin yon? Yun yung privilege. That's not just for me. Hindi lang yun para dun sa mga spiritual giants, yun ay para sa lahat ng mga mananampalataya. Access. Prayer allows access to God. Secondly, mga kapatid, okay, medyo pasadahan ko ng konti, yung Psalm 91, alam natin yung Psalm 91, di ba? Kung ikaw ay active sa El Shaddai dati, siya na English kasi, He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Diba? Yung secret place na tinatawag doon is the secret place of prayer. Sabi sa Matthew, kapag daw ikay mananalangin, pumasok ko doon sa yung silid. Diba? Doon sa secret place para ang yung Father who is in heaven na nakakita ng secret na ginagawa mo, ikaw ay bibigyan ng gantimpala. So, yun yung idea ng Psalm 91. Diba? Yung access dun sa God. So, when we pray, hindi natin babasahin yung buong Psalm 91, kakategorize ko na lang, no? Ang sinasabi dito, Psalm 91, when you pray, eto yung na-experience natin. Number one is yung the presence of God. God's presence. Okay, He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Diba? The shadow of the Almighty means the presence of God. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress. My God, in Him will I trust. Ang kasunod nun, surely He will deliver me. So, God's protection. Binasa mo yun, yung mga sunod-sunod. It talks about when you pray, when you enter into the secret place, you will enjoy God's protection. Yung bang alam mo, maring pagdating natin sa langit, makikita natin doon no, yung movie ng ating buhay, makikita natin doon yung mga instance na kung saan
paano tayo iniligtas ng ating Panginoon. Sa Psalm 91, mga kapatid, diyan din natin mababasa yung He will give His angels charge over you to keep you in all your ways. God's protection. And then lastly is God's provision. Okay? So yan po yung sinasabi sa atin ng Psalm 91. When we pray, when we enter God's secret place, the secret place of prayer, we will enjoy God's presence, God's protection, and God's provision. Prayer allows access to God. Secondly, mga kapatid, pakibasa po, prayer is available to all believers. Minsan din natin maintindihan din ito eh. Ah, para mas maging malakas yung panalangin ko, magpapapray ako kay pastor. Di ba? Ah, para mas maging malakas yung, para mas didinggin ng Diyos yung panalangin ko, pupuntahan ko si Sister Elma. Kasi siya yung leader ng aming intercessory group. Malakas yan kay Lord. So parang ginawa nating ano eh, di ba? Ginawa nating may palakasan sa Panginoon. Eto rin po ulit mga kapatid, ang isang pribilehiyo natin bilang mga mananampalataya, no? Ito ay ang panalangin, ito ay available para sa lahat ng mga question. Are you a believer? Sino dito believer? Minsan doubter. Sino dito worshipper? Minsan warrior. Okay, minsan pagganan-ganan tayo, di ba? Okay. Sabi ng 1 Peter chapter 2 verse 9, ipinapakita po dito yung truth about the priesthood of all believers. But you're not like that, for you are a chosen people. Biruin mo, pinili ka. A chosen people. You are royal priest, a holy nation daw tayo. Kahit minsan di tayo mukhang holy, pero ang tawag sa atin ng salita ng Diyos, we are holy. Okay? Pero, sabi niya, God's very own possession. As a result, you can show others the goodness of God, for He called you out of the darkness into His wonderful light. Pero notice mga kapatid, you are royal priests. Ang mga priests kasi, again, sa Old Testament, sila yung merong access. Sa Old Testament, hindi lahat ng mga tao ay pwedeng maglingkod sa Diyos. Meron lamang special people called by God to minister dun sa tabernacle. Ito yung mga Levites, yung angkan ni Levi. Pero again mga kapatid, dito sa New Testament, ito po ay available na para sa lahat ng mga mananampalataya. Okay? Amen. So, ibig sabihin nito, mga kapatid, kapag may sakit ang anak mo, hindi mo kinakailangan tawagin ng DG coordinator mo, si Brother Delpin. Brother Delpin, pwede bang pumunta ka rito at pagpray mo yung anak ko para siya ay gumaling? Kasi kahit ikaw, pwede mong i-lay hands ang anak mo at sabihin mo, in Jesus' name, be healed. Amen? Yun daw panalangin ng mga taong matuwid, malaki ang nagagawa. Isang version. James chapter 5 verse. Hanapin nyo na lang yung verse. The effective fervent prayer of a righteous man availeth much. So, ibig sabihin nito mga kapatid, lahat tayo ay pwedeng manalangin at yung ating panalangin ay sasagutin ng Diyos. Amen. Hindi mo kinakailangan ng spiritual giant para ikaw ay dinggin ng ating Panginoong Diyos. Of course, makakatulong na tayo ay nagdadalanginan para sa isa't isa. Pero hindi mo kailangan ng isang padrinong spiritual para lamang pakinggan ka ng Diyos. Dahil lang sinasabi dito, ang panalangin daw, ito ay available para sa lahat ng mga mananampalataya. Amen? So what a privilege. So I hope naintindihan po natin to para naman ang
prayer hindi siya maging burden, kundi magiging enjoyment. Amen po? Okay, number three, mga kapatid, is prayer achieves the impossible. No, ang kaya daw i-achieve o kayang magawa ng panalangin ay yung mga bagay na, ano, mga bagay na imposible. Kasi ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay Diyos ng mga imposible. No? Ang himala ay posible kasi ang pinaglilingkuran natin ay Diyos ng himala. Tama? Amen. Natatanda niyo yung verse, with God, sabi niya, nothing is impossible. That's why ang isang accomplishment ng prayer, kaya niyang i-achieve yung mga bagay na imposible. Yung hindi kayang gawin ng tao ay nagagawa ng panalangin dahil ang inaabot mo ay ang kamay ng makapangyarihang Diyos. Let me give you example, yung example ni Hudson Taylor, missionary to China. No, halos lahat ng mga Christian leaders ay kilala itong si Hudson Taylor, no, modern day missionary to China. Sabi niya, when Hudson Taylor, the famous missionary, first went to China, it was in a sailing vessel, sa isang ship. Okay? Very close to the shore of Cannibal Islands, the ship was becalmed. So, eto, naglalakbay sila. Ngayon, nung malapit na doon sa isang island na kung saan ang mga nakatira ay mga, ano yung mga cannibals? Eto yung mga, ang kinakain ay yung tao eh, niluluto. Diba? So, yung panahon yun, may mga cannibals pa. Bigla na lang daw, ano, parang walang hangin na yung kanilang layag, di ba, walang hahampas dun sa layag nila at magtutulak, di ba, dun sa kanilang layag. So, ang nangyari, the ship, sabi niya, was becalmed and it was slowly drifting shoreward, unable to go about, and the savages were eagerly anticipating a feast. Ano? Ang nangyari, yung kanilang ship na sinasakyan, imbes na magdire-diretso, papunta na dito sa shoreline. Na kung saan, nandun na yung mga cannibals, nag-aabang, nagpapalakpakan na. So, sumisigaw, fiesta, 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 fiesta. Yan. Kung ikaw yung nakasakay ito, anong gagawin mo? Now, of course, magpapanik ka. Ewan ko na kung magpipray ka nga talaga. Yan, nakikita mo yung mga cannibal doon, di ba? Merong mga sibat, tapos nakahanda na yung malaking palayok. Di ba? Nilalagyan na ng kerotso. sibuyas. Di ba? Kung ano yung nilalagyan. Andun na yung sahog. Sila na lang yung kulang. Di ba? So, the captain, yung kapitan ng barko, came to Mr. Taylor and besought him to pray for the help of God. Sabi nung kapitan, Mr. Taylor, sabi niya, manalangin ka naman sa Diyos. Di ba? Humingi ka ng hangin para yung ating layag ay makapagpatuloy. Di ba? I will, said Mr. Taylor, provided you set your sails to catch the breeze. Taas mo yung layag mo, di ba, para tamaan ng hangin. Di ba? The captain declined to make himself a laughing stock by unfurling in a dead calm. Ano po? Bale? Eh, wala namang ano eh. Di ba, bakit kaya itataas yung layag? Okay? Taylor said, I will not undertake to pray for the vessel unless you will prepare the sail. Hindi ako mananalangin hanggang hindi mo itinataas ang layag. Kasi, meron siyang faith na kapag nag-pray siya, dapat ready na yung sails. Tama? Nag-pray siya ng hangin, eh kung hindi naman tinaas yung sail, paano yun, ano? Walang effect yun. So, anong ginawa nung ano, nung captain? Sumunod siya. Sabi, it was done. The next thing that happened, sa baba, dun sa may cabin si Hudson Taylor, at siya ay nanalangin. While engaged in prayer, habang siya ay nananalangin dun sa cabin, dun sa baba, there was a knock at the door of his stateroom. Merong kumatok. Hulaan niyo kung sino yung kumatok.
yung kapitan. Na, sabi niya, "Who is there?" asked Taylor. The captain's voice responded, "Mr. Taylor, are you still praying?" Nagpe-pray ka pa ba? Ka pa ba, Mr. Taylor? Ano sagot ni Hudson Taylor? "Yes." Anong sabi ng captain? "Well," said the captain, "better stop praying. Tigil ka na sa pananalangin kasi we have more wind than we can manage." Huminto ka na kasi sobra na yung hangin. Baka sa sobrang lakas ng hangin, masira naman yung ating layag. So tigil ka na. Stop mo na yung prayer mo. Asking for ano? Hangin. You see, prayer achieves the impossible. If you have faith, then you will pray. Amen? Kaya nga merong isang man of God nagsabi, ang sabi niya, prayer moves the hand that moves the world. Kasi who can command the winds? Di ba parang si Jesus lang, naalala nyo, natutulog siya, kasama yung mga disciples niya dun sa bangka, biglang nagkaroon ng malakas na unos, bagyo, natakot yung kanyang mga alagad. Ang sabi kay Jesus, ginising si Jesus, "Jesus, ano ka ba? Mamamatay na tayo, tulog na tulog ka pa. Masyadong malalim ang tulog mo." Sabi, siguro kung matulog ka, para kang mantika. Yeah. Anong sabi ni Jesus? "Bakit kayo nag-aalinlangan?" At inutusan niya yung unos, yung hangin, yung bagyo na "Be still, be calm." Amen? So, prayer moves the hand that moves the world. Prayer, mga kapatid, achieves the impossible. Again, kapag naintindihan natin to, makikita natin na ang prayer, it's a privilege. Maaring hindi mo ba makita? Maaring yung ipinapanalangin mo, hindi mo makita agad yung result. Pero, ikaw mismo sa sarili mo, hindi maramdaman yung impact. Pero yung bagay na ipinapanalangin mo o yung mga taong ipinapanalangin mo, mararamdaman nila yung impact ng yung panalangin. Prayer achieves the impossible. At naniniwala naman ako, mga kapatid, na meron kayong mga ganyang experience. Meron kayong mga karanasan. Some of you, meron mga pinanalangin na may sakit at ang may sakit ay gumaling. Yung iba naman, gumaling na ng lubusan. After yung ipanalangin, di ba, talagang complete healing kasi nandun na sa langit. Di ba, hindi na sila, wala nang ano, wala nang sakit, wala nang karamdaman, di ba? Lahat ng luha, lahat ng inagpis, lahat ng sorrow ay pinawi na. That is complete total healing, spirit, soul, and body. Kasi dito sa lupa, meron tayong ipagpipray na maaaring gumaling. Pero pagdating ng time, mamamatay pa rin yan eh. Di ba? Lahat ng tao mamamatay, maliban na lamang dumating na si Jesus at iset na niya yung kanyang total na paghahari dito sa lupa, yung millennial reign na tinatawag natin. So when you pray, mga kapatid, maring hindi para sa iyo, di ba? Pero dun sa ipinanalangin mo, nandun yung impact. Sila yung nakakaranas nung kapangyarihan ng panalangin na ginawa mo para sa kanila. And then, lastly, mga kapatid, number 4 is prayer. Ano daw? Advances the kingdom. Bakit ang prayer, it advances the kingdom? Ano ba meron dito sa mundo? Sino ba ang God of this world? Sino ang Diyos ng sanglibutan? According to 2 Corinthians 4:4, Satan is the God of this world. And if Satan is the God of this world, ano meron dito sa world? Ha? Merong sin. Merong sickness. Merong disease. In other words, mga kapatid, ang meron dito sa world is darkness. There is darkness in this world. Merong sin, merong sickness, poverty, war, famine,
lahat ng yon ay symbol of darkness. Kasi si Satan, he is the god of this world. Now, sabi niya, ang prayer, it advances the kingdom of God. Yung kingdom of God, yung meron doon, yung lahat ng kabaligtaran ng kingdom of darkness. Sa darkness, of course, merong darkness. So, sa kingdom of God, merong kabaligtaran ng darkness is light. Sa kingdom of darkness, merong sickness, merong disease. So, kabaligtaran nun, ano yung meron? Healing, health, dito sin, sa kabila, righteousness. So, lahat yan, kabaligtaran. Ito yung negative, kingdom of the devil. Sa kabila, ito yung positive, the kingdom of God. Okay? Now, sinasabi dito na kapag ang isang Kristiyano ay nagpipray, ano nangyayari? Nag-a-advance. Alam niyo yung word na advance? Sumusulong. Parang kumbaga sa gera, di ba, meron kang mga, kapag nag-a-advance yung troops mo, meron kang mga territory na nasasakop. So, habang nag-a-advance ka, yung troop mo, yung territory ng yung enemy, ano nangyayari? Lumiliit. Okay? So sabi niya, yung prayer, it advances the kingdom of God. Kaya pala, sinabi ni Jesus, nung ituro niya sa atin yung Lord's Prayer, ang sabi niya, pray like this. Pray like this. Sa Matthew 6 verse 10, ano sabi niya? Pray like this. Your kingdom come, your will be done on earth. Sino yung magpe-pray na yung kingdom of God at yung will of God mangyari dito sa lupa para nang sa langit? Sino magpe-pray? Tayo. Tayo. Kasi tayo yung mga ambassadors of Christ. Tayo yung mga representative ng God dito sa earth. So when we pray, mga kapatid, we advance God's kingdom. Okay. Kaibigan ko halimbawa si Larry. Okay? Kaibigan ko si Larry. Christian na ako. Si Larry, hindi pa. Ako, nasa kingdom of, ano? God, kingdom of light. Siya, hindi pa believer. Nasaan siya? Kingdom of darkness. Ano yung nagahari sa kanya? Sin. Diba? Darkness ang nagahari sa kanya. When I pray, kapag nag-pray ako, sabi ko, Lord, let your kingdom come and your will be done on the life of my friend Larry, ano yung posibleng mangyari sa kanya? Ano mangyayari sa kanya? Mas lalo siya magiging addict? Hindi, di ba? Matutukhang siya? AJK? Di ba? So when I declare, Father, pinagpipray ko yon at very passionate ako dun sa panalangin ko, praying for this person, let your kingdom come and your will be done upon the life of my friend Larry, ano yung posibleng mangyari? The kingdom of God will come into his life. Anyway, ano ba ibig sabihin ng kingdom of God? It's the rule of Christ in the hearts of men. Ang kingdom of God, ito yung paghahari ni Kristo sa puso ng tao. Kanina merong darkness dito nung hindi pa bukas yung mga ilaw. Diba? Pero once you turn the lights on, ano mangyayari sa darkness? Darkness will be eliminated. If you turn the lights on, darkness will be eliminated. So kapag dineclare mo yung kingdom sa isang tao, sa isang community, sa isang environment, you are turning the lights on. And when you turn the lights on, what will happen to darkness? It will be eliminated. Mawawala. Yung darkness, mapapalitan ng liwanag. Yun yung ibig sabihin nun. Kaya nag-a-advance. When we pray, your kingdom come, your will be done, nag-a-advance yung kingdom of God. Imagine, kapag pinag-pray ko yung isang kaibigan ko na nasa darkness, at siya ay tumanggap, kumilala sa Panginoon, isang kaluluwa, isang tao, ang inagaw ko sa darkness. Kung dati, 100 people ang nasa darkness,
Pero dahil nag-pray ako, pinag-pray ko yung kaibigan ko, the kingdom of God will come upon his life. Ano nangyari? Yung dating 100, ilan na lang? 99. Nabawasan ng isa. What if all Christian will pray, come your kingdom, will of God be done. Amen. That is the power of prayer. At yun yung privilege na ibinigay sa atin bilang mga mananampalataya. Hindi lang tayo nagseseryoso. Amen. Maintindihan po natin. So prayer allows us access to God. Secondly, ang prayer, ito ay ibinigay sa lahat ng mga mananampalataya. Pangatlo, prayer achieves the impossible. And then, pangapat, mga kapatid, prayer advances the kingdom of God. Pero it's a sad thing, di ba? When you call for prayer and for fasting, iilan lang. Di ba? Ang darating. But when you announce, magkakaroon po tayo ng feasting, lahat ay darating. Di ba? So, yun po ay isang parang barometer, mga kapatid, na hindi naintindihan pa ng maraming Kristiyano yung importance, no, yung privilege at yung power na naka-attach dun sa prayer. Hopefully, it will not be like that dito po sa ating church. Amen? Na yung prayer, hindi siya burden, hindi siya penalty, kundi it will be an enjoyment and a privilege. And I will conclude this message, mga kapatid. So, pinapakita lang po ng mensaheng ito na ang panalangin, it's a what? It's a meeting with God. Sino sa inyo gustong kamiting ang Diyos? Di ba, kapag ang boss mo ang kamiting mo, ano? Toxic. Stress. Di ba? Ito na naman si bossing. Kung ano na naman ang papagawa nito sa akin. Di ba? So, meron tayong mga tao na ayaw natin kamiting. Pero sinasabi dito, ang prayer, it's a meeting with God. Can we all stand? Now, as we conclude this message, sabi niya, ang panalangin, ang minimit mo raw, ang kadaupang palad mo ay ang Diyos. Si Jesus, the King of Kings and the Lord of Lords. And at the same time, mga kapatid, you are becoming a part of what He wants to do in this world. So when you pray, you're not just meeting with the King, kundi nagiging bahagi ka rin ng gustong gawin ng Diyos dito sa lupa. Yung pagbabago ng buhay ng mga tao, yung merong mga gagaling, yung merong mga madideliver doon sa kapangyarihan ng kadiliman. Now you are becoming a part of what God wants to do dito sa lupa. Napakalaking pribilehyo, mga kapatid. No, meeting with God. When you pray, you are meeting with God and you are becoming a part of what He wants to do on this earth. So the question is, ano yung ginagawa mo? Diba? Ano yung ginagawa mo dito sa napakalaking pribilehyo na ibinigay sa iyo ng Diyos sa pamagitan ng panalangin? So, as we pray, as we breathe our prayer this morning, let's just sing this song, O Diyos, iyong dinggin ang aking panalangin. And let's just breathe a prayer sa ating pong Panginoon. Thank you.
sa inyo, sa diwa ng pananalangin. Lord, kami po ay lumalapit sa inyong banal na trono. Nakikipagniig, Panginoon, sa inyong presensya, O God. Lord, salamat po that when we pray, when we say, Abba, Father, Lord, we are in your immediate presence, O Lord God. Hindi lang yun, Panginoon, hindi lang po yung na-enjoy po namin yung presence po ninyo, O God. But at the same time, Lord, merong mga bagay na imposible na nangyayari, Lord God, as we pray. Maring hindi po nakikita ng aming mga physical na mga mata, Panginoon. Hindi namin nakikita yung activity ng mga angels. Hindi po namin nakikita yung pag-utos po ninyo sa mga anghel as we pray, Lord God. Pero kami rin po ang nagbe-benefit. Nagkakaroon po kami ng protection. Nagkakaroon po kami ng healing, ng deliverance, Lord God. Impossible things, Lord God, are being achieved as we pray. At marami ring salamat, Panginoon, na when we pray, Lord God, nag-a-advance ang inyong kingdom. People are being saved. People are being healed. People are being delivered, Lord God. People are being transformed by your power, by your Holy Spirit, O God. Lord, I pray na makita po, maintindihan ng bawat isa sa amin, Lord God, etong privilege na ito na ibinigay po ninyo sa amin, O Lord God. Para po magkaroon po kami ng passion, Lord God, to pray for our loved ones, to pray for our church, to pray for our nation, Lord God. To pray, Lord God, para po dun sa mga nangyayari, mga bagay-bagay na nangyayari dito sa ibabaw ng mundo, Lord God. Father, thank you. Hallelujah. At this point in time, mga kapatid, iusal po natin ang isang panalangin para sa isang taong mahal po natin sa buhay o dun sa isang tao na inilalagay ng Diyos sa ating puso. I-declare natin that the kingdom of God will come and His will be done upon that person. O maring hindi tao, pwedeng ito ay sa isang lugar, sa isang bayan, sa isang bansa, o sa isang people group. Let's just utter our prayer to God right now. Let us be a part of what God wants to do upon this earth. Thank you, God. Salamat po for hearing and answering our prayers. Heavenly Father, O God, thank you for hearing us. Above all things, Father, thank you for your presence. Hallelujah. Father, today I declare your kingdom come and your will be done upon us. Lord, upon our families, Lord God, I declare your kingdom come, Lord God. Your will be done. I declare, Father God, your kingdom come, your will be done. Upon our lives, Lord God, this 2017, Lord God. Yung lamang pong kalooban po ninyo, Panginoon, yung lamang paghahari po ninyo,
ang makapangyari sa aming mga buhay at sa aming mga pamilya, Panginoon. Sa aming mga mahal sa buhay, Lord God. This 2017, Lord God. Ito po yung aming declaration. Ito po yung aming prayer, Lord God. We expect the best things, Lord God. We expect greater things, Lord God. We expect great miracle, Lord God. We expect harvest, Lord God, this 2017, Lord God. We expect the good things of God to happen, Lord God, upon our lives this 2017, Lord God. Maraming salamat po. To you, we give back all the praises and all the glory. In Jesus' name we pray and everyone say,